Bang. Yun guys, magandang gabi. So ayun nga, welcome back dito sa Katoka TV Official. So ayun nga guys, nandito ako sa loob dahil ipapakita ko sa inyo yung mga umitlog nating breeders. Umitlog na yung ipaparapol nating kalapati. So isa pa lang pares yung umitlog, tapos yung ating project rear ay umitlog na rin. Tapos yun guys, update ko kayo sa mga ibon natin. So samahan nyo. Oh guys, update ko kayo sa mga ibon natin tsaka sa mga pag-itbird natin. Tara. Yun, at ayun nga guys, bali inilawang ko lang ito saglit kasi pinatuka ako ng konti pero nakatuka na daw ito kaninang hapon. Yung tira nila is yan, inilawang ko para makain nila kasi itataob ko yun, tatanggalin ko yung patukaan nila ngayon para hindi nila maiputan hanggang bukas ng umaga. So para pag nagpatuka ako is malinis, walang ipot guys. So ayun nga, yan as usual is stockbird natin guys, yan nagbabaan sila sa bee perch nila. So ayun, solid body guys, okay na okay yun. Pitas lang tayo ng pitas pag magbe-breed tayo. Pero sa ngayon, stop breeding tayo syempre. Kasi yun, ayaw natin guys na mag-production ngayon ng ibon. Kasi syempre, mahal ng patuka ngayon. So hindi natin kayang i-ano sila ngayon guys. Ayun nga, bali pipicturean ko lang guys. Pang thumbnail, 1, 2, 3, bang. Isa pa, 1, 2, 3, bang. So ayun. Guys, update ko lang kayo dun sa ating mga ibon na especially dun sa ating parapol. So, puntaan ko na guys. So, ito nga yung hindi pa nag-iitlog. Yan, sila Blandis. Yan guys, alam, bubuksan ko lang ito. So, itong pares na to guys, hindi pa umiitlog pero malapit na yan kasi bilog na yung katawan ng head natin. Tapos yung kak natin, solid pa rin na. Medyo, patapos pa lang yung lugon pero... Kumbaga, nung sinalang ko kasi to, alam ko nakalugo na, pero yung leeg na lang niya is, yan, yung leeg na lang niya yung hindi pa tapos. So, ayan nga, ayan yung ating lolo. Lolo ito guys, nung mga blandinet natin. Tapos, yun, yung mga itim dito, yung iba anak niya, tapos yung iba apo na niya. Yan, di ko alam kung kanino to, kung kanino galing tong, na to sa bloodline ng ibon ko. So... palagi ko anak to ni Sulpur. Yun yung isa na yun. Pero ang asawa niya is Blandinet kaya umanak siya ng ganyan. So same naman sila, same ID naman sila, Blandy, kaya okay lang ipares ang Sulpur na Blandinet dito. So ayun nga, wala pang itlog tong isang pares na to guys, pero ayun, okay lang kasi tuloy-tuloy pa rin naman yan kasi mag-iitlog at mag-iitlog yan. Tapos ito hindi ko pa nilalagyan ng pugad to guys kasi hindi pa sila mangingitlog. Kaka-pair pa lang nila. So, kinondisyon ko kasi sila ng maayos. Tapos, yun nga. Sinubukan ko kasing salangan tong kak natin. To kak yan. Medyo may mismark sa balikat, konting-konti. So, pero malinis naman siya. Complete naman siya. May balaybo sa paa. May kulot sa ulo tsaka sa dibdib. So, ayan, pinarisan ko siya ng, ng clear and complete, guys. Na medium lace yata to or heavy lace. So, una kasing pinares ko dito, pencil. Ang problema, guys, hindi... Ayaw mamares. Yan, ito yung hen natin. So ayaw mamares nung hen natin. Binabara ako, hanggang sa umabot sa puntong binubugbog na lang nung kak nito. Yan, umabot sa point na inaaway na lang niya yung hen kasi ayaw mga sawa. So nung sinalang natin tong hen na to, ready to breed. So kinondisyon lang muna natin saglit. Tapos yun nga, pumitas lang ako ng hen dito sa loob. Tapos yun, pinurga ko, binitamins ko. Yan, tuloy-tuloy naman yung ganun natin. So, ayun nga yung kinalabasan guys. Umasawa sila. Ang kitang-kita naman. And siguro sa susunod na day up ko, magkakarga na ako ng pugad dito para makapagpainit na sila sa pugaran nila. So, ayun nga guys. Clear and complete yung babae natin. So, may kulot sa dibdib. May sa ulo, puyo. Tapos yan, makapal yung sa paa. Kaya okay na yan. Ayun nga. So, papakita ko naman sa inyo guys yung lalak ko lang to, baka maawit tayo. Yan, sayang naman pagka nakatakas pa, kawawa tayo. Yan, tapos eto nga guys yung ating yung ating tawag dito. Yung ating pair ng bluewit na may itlog. So, ayun nga guys, tingin ko fertile kasi ma-brown guys, mamula-mula yung kanilang itlog, mamula-mula. Siguro ito mga 4 days na. So, iilawan ko yan mamaya and check ko kung meron. Pero sige, siguro mga after a week na lang natin ilawan. Papakita ko sa inyo para at least alam nyo yung update kung may laman or wala. So, ito nga yung unang magpipisa. So, ito yung una nating ipaparapol guys.
pamigay, or pag nagsabay to, yan pwedeng sabay-sabay, pero possible talaga mauna tong maiparapol tong magiging anak nila dito. So yun, sana lang guys, mabuhay natin ng maayos, maging malusog sila para pagdating sa inyo is yun, alagain na lang konti, kasi syempre kumbaga after awat or medyo ano, 1 month yun, 1 month or 1 month mahigit, or mga 1 month siguro pwede na yung awatin guys, tumutuka na siguro yun. So check na lang natin sa mga susunod na update guys. So yun nga yung ipaparapol natin, isang pair ng blue with anak nila, isang pair ng black lace satinet yung magiging anak nila, papamigay din natin, tsaka yung anak ng blandinet na pair natin. So kung tagdadalawa magiging anak niyan, so 6 pieces guys yung ipapamigay natin para sa inyo, mga solid ano, solid katoks. Tapos yun nga, ito as usual nakabakante yung ating mga tatanggalin ko lang guys yung ating ano, patukang, kasi pinupunta ng ipis or ng daga. So yung dagang maliliit, alam nyo yun, yung bubwit kung tawagin. So ayun nga yung ating stock cock natin, yan si yellow. So yan ang tatay ng mga yellows natin. Ito medyo mabrown to, may mga spot na itim, pero okay naman yung mga naging anak natin. Ito pa yung isang yellow natin sa banda-banda rin guys. Tingin ko kasi marami na tayong ano, hen. So pag may chance pa maanap ng cock, so kukuha tayo ng cock, walang problema dun. So ayun nga, okay na yun guys, bali update ko kayo dun sa iba nating mga alaga. So safe and sound naman dito sa ating mga breeders, so lipat tayo dito sa ating cock. So ito nga guys yung ating cock, yan. So ito yung ating stock na cock, yan guys. Hindi ako nagsalang ng pansarili, wala akong sinasalang ngayon guys, nakakondisyon lang sila kasi galing din sila sa lugon. So naunang nalugon yung mga sinalang ko eh, pero ito ano, patapos na rin to. So ayun nga, so ayano natin yan, kukondisyon din natin yan. Pero yun, sa ngayon, stop breeding ako sa pansarili kong kalapati, production ng inak. Ay, so ito pa isa guys, nakahanda lang sila lahat. So ayun, nakahanda nga lang yung mga kak natin kung kailan tayo magsasalang. Pero sa ngayon, wala pa akong eksaktong ano para magsalang, dahil yun nga, wala pa tayong ano sa breeding ngayon guys. Hindi pa tayo kailangan mag-breed. So nag-breed lang tayo para ipamigay guys. So ayan, ito pa yung cock natin, blandinet. So anak ito nung isang blandinet dun na cock. Ayan, bali may mga anak na rin to dito, tsaka may ano na rin to, may tawag dito, may mga kapatid to dyan, tapos may anak rin. So black lace blandinet yan guys, yan mga solid cock natin yan. So ayan nga, minalas lang kasi tayo ng mga nakaraang breed natin. Tapos ito guys, ayan, naka-porcel to dun sa ating ano, sa ating winner. So pinapabenta na lang niya. So i-chat nyo na lang siya, Michael Vivo, or i-chat nyo ako. So ayan guys, may konting spot sa mukha. Tapos kung tatanungin nyo bakit napaknot yung isa na yun, ayan, may konti silang spot. Pero guys, ang nanay tatay na ito, mga clear and complete. Siguro nga wala na sa condition nung sinalang ko yung parents. Dalawang clutch kasi sa akin to. Ayan guys, kung makita nyo, ayan, para sila may spot konti. So condition na lang kasi yung parents naman nila is solid, clear and complete. Ito heavy lace lang tong isa na to, heavy. Tapos yung isa pine lace naman yun, parang magpe-pencil na. So maganda naman sana talaga. Guys, ang tatay nitong nasa likod, yung paknot, is yung PNPA banded ko na nagkaroon ng baliling. So guys, napakaganda ng PNPA banded. Balikan nyo yung mga vlog ko, makikita nyo yung PNPA banded natin doon. Tapos yan, okay na yan. So lipat naman tayo dun sa kabila guys. So yun nga yung itlog natin, project career tala. At ayun nga guys, bago mahuli ang lahat, so nandito tayo. So ayun, ito nga yung isa natin pair ng project career. So kitang kita nyo naman guys, black lace blandinet. Yan, papalabas kasi tayo ng prill stencil guys. Yan, kumakita nyo guys, solid yan. So black lace blandinet, tsaka isang spread. So matik na yan guys, so papalabas tayo. Bali ito rin naman yung parents nung ano ko. Yan din yung parents, ito mismo yung parents nung spread natin na F1. Ang problema, hindi lumabas yung ano, yung mga white markings. Hindi nagkaroon. Pero may nakikita akong paunti-unti, pero hindi ko siya makonsider as prill. So sa banda-banda rin, papakita ko sa inyo yung tinutukoy kong mga white marks ng mga naging anak na itong dalawa na to. So hindi klaro eh, medyo malabo, pero sana magtuloy-tuloy yun after molting pa. So mga bata pa naman, kumbaga may ilan molt pa sila bago mag-mature. So yan nga yun, hindi pa rin umiitlog guys. Pero ito guys, yan
Halos kasabay to ni Blewit. Yan, halos kasabay ni Blewit to umitlog. Yan, si Sulpor natin guys. Yan, o. Napaka-solid. Tsaka si Recessive Bread. Yan, umitlog yan kasabay ng Blewit. Kaya ox lang yan. No problem tayo dyan. Yan, project rear natin. Papalabas tayo ng solid na epon. Abangan nyo guys, may anak na ito. Manggaganda ng binubaga na ito. Mag-asawa ko na to. Yan, yan, yung Recessive Bread na yan. Tsaka yung Sulpor. Tapos syempre as usual yung GBH natin nakakayan. Nahanapan ko sa ngayon ng hen. Wala pa akong makita. So, tsaka mabuti na lang wala pa akong makita kasi wala pa akong budget. At tsaka ito guys, yan si Kak. Kaya na lang natin yan dyan. Huwag natin istorboin yan. Tapos ito naman guys, si tawag dito, Boy Tapang. Syempre hindi mawawala yung ating unang-unang naging bida dito sa ating vlog. Isang blue lace satin it guys na may spark tuloy. May spot or tinatawag na mismark yon. Kauna-unahan guys, kaya hindi ko ma-pull out dito sa ating lock. Yan. So, ayan nga. So, pa-shell tayo dun sa kabila guys, sa mga F1, sa mga naging anak nito. Tsaka sa mga naging anak nito. Tara. Bengat. Ayan nga guys, ito nga yung unang-unang anak nila sa atin. F1 generation. So, anak ito nung Recessive Bread tsaka nung ating Blandinets na Sulpor. So, ayan guys, pair na yan. Kaya, ano, pero medyo bata pa naman. Kaya hindi pa yan magiging ano, hindi pa yung mag-iitlog. Tsaka yun nga, waiting tayo kung ano magiging mga kakalabasan ng kulay pa niyan sa mga susunod na molt nila. Tapos ito naman yung ating pair na spread and recessive bread na hen guys. Papababain ko lang. So ito yung tinutukoy ko guys na itim. Na ang tatay at nanay niyan is yung spread tsaka yung blacklist blandinet. So ayun, walang lumabas na white markings pero... waiting pa rin tayo guys, baka sakali. So ilang buwan pa lang naman to, medyo bata pa to. Yan, kaya ox na ox pa rin yan. Pair na yan, pinag-pair ko yan, yan. Mga F1 yan. Tapos yan guys, papakita ko rin yung mga kapatid nila. So nag-pair din yung mga kapatid na ito eh. So hindi kasi yan magkakapatid guys. Pinagbukod-bukod ko yung mga full siblings. Hindi tayo nag-pair ng magkapatid. So ayan. So ito rin guys, hindi ito full sibling. Bali... yung kapatid nung black is pinaris ko dun sa kapatid nung red. Tapos na naman kapatid nung red, pinaris ko naman dun sa isa. So ayun nga yung nangyari guys. Ito yun, yun anak ng spread natin. May frill pa sa dibdib konti. Tapos ito naman, ang kapatid nito is stencil. Andun, binaklas ko. Tapos yung isang pula sa taas, ang kapatid ng stencil din. So ayun nga yung lumabas. Isang cock na recessive bread. Tapos inasawa siya nitong itim kagaya na nasa taas. So pair na yan guys. So ayun, hanggang dito na lang muna guys. Check nyo guys yung palang ano, yung pakpak niya yun sa dulo. Pinaandulo ng kanyang shield guys. May mga puting markings yun pero hindi ko siya makonsider as frill. Kasi sobrang ano, sobrang nipis, dulon-dulo lang. Ayun kung mapansin nyo guys. Pero hindi ko siya makonsider talaga. Tapos yung buntot niya wala rin naman ako makita. Pero ano, ano pa rin tayo umaasa. Kumbaga hopeful pa rin tayo na magkaroon ng ganun. So ayun nga, okay na muna yan. At yun nga yung update sa ating mga ibon ngayon. So ilang araw din ako hindi nakapag-upload. So ayun guys, and yun, kung bago ka pa nga lang dito sa aking YouTube channel is huwag mo nang kalimutang mag-subscribe and ipollow mo na rin yung ating Facebook page para updated kayo sa ating mga bagong video. At yun, abangan nyo guys yung mga ipaparapal nating anak nitong Blandinet, anak ng Black Lace Satinet at anak ng Blue Wit Satinet. So ayun, hanggang dito na lang. Maraming thank you guys. And see you on my next vlog. Yun, hanggang sa muli natin pagkikita guys. Paalam, bye bye.